Saan ang Panginoon? Bayan ngayon nagtitipon upang pagsalohan ang kaligtasan. Handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo nang may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Serap. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Meron namang hindi na natatandaan ni numan at lubusang nang naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nadaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ang kanilang mga inapo, ang kanilang magandang pangalan, at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag ang kanilang angkan, at alang-alang pa rin sa kanila, ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak.
Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipistay ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. At ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon ay nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo pong lahat. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik ng Betanya kasama ang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon, at ipinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niyang nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa Kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa Kanyang mga turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lunsod si Jesus at ang Kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, Manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito.
Kung sabihin ni numan sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalun ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tatlong bahagi ang ating ebanghelyo ngayon. Una ay ang igos na nakita ng ating Panginoon na puro dahon, walang bunga. Ikalawa, ang paglilinis ng ating Panginoon sa Templo ng Jerusalem. At ang ikatatlo, ang pananalangin na may mabuting kalooban. Isa-isahin po nating pahapyaw. Una ang igos na isinumpa ng ating Panginoon dahil walang nakitang bunga ang ating Panginoon. Babalikan po natin ito mamaya dahil ito po ang magiging conclusion natin sa dalawa. At ang ikalawa ay ang paglilinis ng ating Panginoon sa templo. Kapansin-pansin, sinabi ng ating Panginoon, pinagbawalan niyang dumaan sa templo ang sinumang may daladalahan. Binibigyan dito ng diin ng ating Panginoon ang respeto at paggalang sa bahay dalanginan. Kaya nga, ang mga simbahan po natin, bakit po inu-observe ang proper decorum? Ano ho? Ito'y konektado dito sa sinasabi ng ating Panginoon dahil kung titingnan natin at that time, parang palengke ang templo ng Jerusalem. Kahit sino ang may dala ay pwedeng pumasok sa templo. Kaugnay po nito ang pinatutupad ng mga simbahan na proper decorum, yung proper attire. Nakakahiya naman sa ating Panginoon kung pupunta tayo ng simbahan, naka-short, naka-sando. Hindi na pinagbabawalan ang mga babae kung nakapantalon. Okay na po yun. Subalit yung naka-spaghetti, pagrespeto, paggalang sa bahay, dalanginan, na kung saan ang sabi ng ating Panginoon, ito'y bahay na kung saan pakikipag-ugnayan sa kanyang Ama, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung may mga expected nga po tayong bisita, ay tayo ay naghahanda, hindi lamang sa pamamagitan ng ating tahanan, hindi sa pamamagitan ng ating ipinapakain, kung hindi maging ang ating physical ay ating inihahanda para po tayo maging presentable. Yun pa kayang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ang hindi natin paghandaan sa pakikipag-iniig, pakikipag-ugnayan na makikipagtagpo sa loob ng bahay dalanginan. Marami pang pwede po nating pag-usapan dito patungkol sa pagrespeto at paggalang dahil kung titingnan po natin at that time, itong templo ng Jerusalem na lininis ng ating Panginoon, mauunawaan nyo kung bakit ginawang palengke dahil mayroong mga burnt offering at that time, yung mga sinusunog na hayop at dinadala ng mga nagbibenta
ang mga hayop sa loob ng templo dahil ito yung quality control na po na ang ibig sabihin. Pag bumili po kayo doon sa loob ng templo ng Jerusalem, hindi na po ito iimbestigahan ng mga paring mag-aalay dahil ito yung tinatawag nilang unblemished animals na po'y pwede nang ialay kasi ang requirement at the time, kailangan ang ialay sa Diyos ay walang kapintasan. E kung sa labas po kayo bumili, mayroon pang tinatawag na quality control, e kung hindi nakapasa, ay di sayang ang inyong pera, hindi maisusunog sa altar ng templo ng Jerusalem. Kaya nga, maiimagine nyo na parang palengke ang loob ng templo. Subalit hindi lamang yun ang nilinis ng ating Panginoon, kung hindi kahit yung basic na behavior ng tao, paggalang at pagrespeto na dapat po nating ibigay sa ating bahay dalanginan. Ikatatlo ay ang pananalangin na may mabuting kalooban. Ano ho, sabi po ni Pedro, tingnan niyo po Panginoon, ang isinumpa ninyong igos ay namatay kinabukasan nang makita nila. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, kung mananalig lang kayo sa Diyos, kahit ang bundok na ito, pag sinabi ninyong pumunta sa dagat, kung hindi kayo nag-aalinlangan, ay mangyayari dahil sa inyong pananalig. At huwag po nating kaliligtaan sa bandang huli, sinabi po doon ng ating Panginoon, kapag kayo'y mananalangin, patawarin ninyo ang lahat na nagkasala sa inyo. Nang sa ganun kayo'y patawarin ng inyong amang kinakausap ninyo, dahil ang sabi ng ating Panginoon, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang pananampalataya na kung saan ay mayroong lakip na kalinisan ng kanyang puso, yun po ang binibigyan ng diin ng ating Panginoon dito. Dahil mayroon pong mga tao na nakikipag-ugnayan sa Diyos, subalit sa kanilang puso ay hindi magawang magpatawad sa mga nagkasala sa kanila. Lahat po ng ipinagagawa ng ating Panginoon ay napakahirap bilang mga Kristiyano. Kaya nga sabi nga ng isang manunulat, level up ang ipinagagawa ng ating Panginoon, subalit mayroon din pong reservation ang Panginoon na nauunawaan tayo, kagaya ng kanyang ginawa kay Pedro noong tanungin niya po itong makatatlong beses kung mahal niya ang ating Panginoon. Ang itinasagot ni Pedro, hanggang doon lang ang kanyang pagmamahal, ito lang ang kanyang kaya. Bumaba ang ating Panginoon na parang sinasabi, nauunawaan kita Pedro sa mga oras na ito. Subalit, ang ating Panginoon ay nagsasabing, balang araw ang aking hinihingi sa iyo na i-level up mo ang iyong pagmamahal sa akin at pagsunod sa iyo. Yun ang aking inaasahan. Ganito rin ang panawagan ng ating Panginoon sa atin. At ang dalawang puntos na ito, balikan po natin ang una, ang puno ng igos na isinumpa ng ating Panginoon na hindi nakuhanan ng bunga. Ano ho? Kung hindi po natin magagawa igos na isinumpa ng ating Panginoon na hindi na makukuhanan ng bunga. Matutuyo dahil yun na, yung oras, yung chance na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. My dear brothers and sisters, hindi po ito pananakot ng ating Panginoon. Subalit, mangyayari at mangyayari ito. Kung patuloy po tayo magmamatigas. At kung titingnan po natin, dramatize po itong talinghaga. Dahil ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon ay ang bayang Israel na kanyang pinili. Na marami nang ipinadala ang Diyos, marami nang ipinadala ang kanyang Ama. Nandyan ang mga propeta, nandyan ang iba't ibang personalidad na ipinadala ng Diyos
para mag-evangelize sa Israel, sa mga Hudyo. Subalit, nanatiling sarado ang isipan at puso ng mga Hudyo. Sila ang tinutukoy na mga igos na walang bunga. And of course, ito'y applicable sa atin sa kapanahunan ngayon. Kaya nga, ang hamon sa atin, my dear brothers and sisters, nawa, makita ng ating Panginoon ang bunga. Dahil sabi nga doon sa Hebreo, noong una, ipinadala niya ang mga propeta at sa kahuli-hulihang panahon, ang huling sugo ang kanyang ipinadala, ang kanyang bugtong na anak para magkaroon ng bunga ang mga sanga na nakakabit sa puno sa ating Panginoong Hesus. At sinong huling sugo na ito na binabanggit? Walang dilit iba ang ating Panginoong Hesus. Ito ang naghahanap ng bunga na nanggagaling sa atin. Nawa, magkaroon po ng bunga ang bawat isa sa atin sa ating pananampalataya. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba ng mamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana,
dito ang aso. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sugus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoon Espiritu Santo, Patris, Yesu pons beti aque. Tibus et potus noste, tibus et potus noste, in itinere, ad omus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Yesu panis biti donum patris, Yesu pons biti aque. Cibus et potus noste, cibus et potus noste, in itinere, ad omus Dei. Pagkain ng buhay, handog sa Ama, bukal ka ng buhay, batis ng biyaya. Maging pagkain sa amin at inumin ang tanan sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Yesu panis biti donum patris, Yesu pons biti aque. Cibus et potus noste, cibus et potus noste, in itinere, ad omus Dei. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan
ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulug namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibili kalusugan at kabuhayan. Banggitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyayaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng Updated Complementary Norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Claygo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pangbansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, sa darating na ikatatlo ng Hunyo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal ni Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Ang makikilahok ay inaasahang magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-anim, bahagi ng layo ng pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilyanan ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito na nais nilang pabasbasan sa iyong kapangyarihan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat.
upang laang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipayag kanyang pagkalingatabang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.